Okay, bago pang simula, lahat po tayo muko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang biyaya, kami po ay naligtas ng lubos mula sa walang hanggang kapahamakan. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami po ay manatili sa inyong maluwalhating iglesia. Ngayon na raw din po, kami po ay nakatipon sa lugar na ito, sa inyong harapan. Kaya pakigabay niyo po kami sa oras na ito upang maunawaan ang inyong dakilang salita sa pangitan ng tulong ng Espiritu Santo. Nalaman po namin na inyong ikalawang pagpabalik ay malalapit na. Kaya po, pakigabayan niyo din po kami upang ipangaral ang inyong ebanghelyo ng mabuti sa pangitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Kristong aming Panginoon. Amen. Okay. Buksan po natin ang Biblia. Unang Hari, Chapter 2. Unang Hari, Chapter 2. Unang Hari, Chapter 2. Verse 1. Nang malapit na ang oras ng pagkamatay ni David, nagbilin siya ng ganito kay Solomon na kanyang anak. Ako'y patungo na nasa daan ng buong lupa. Magpakalakas ka, magpakalalaki, at ingatan mo ang bilin ng Panginoong mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang daan, mga daan, ingatan mo ang kanyang mga tuntunin, mga utos, mga batas, mga patotoo, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moses, upang ikaw ay may magtakumpay sa lahat ng inyong ginagawa, ang magiging saan ka man bumaling. Upang paktibayin ng Panginoon ang kanyang salita na kanyang sinabi tungkol sa akin na sinasabi, kung ang inyong mga anak ay mag-ingat sa kanilang lakad, lalakas sa harapan ko na may katapatan ng kanilang buong puso, ang kanilang buong kaluluwa, hindi ka mawalan ng lalaki sa trono ng Israel. Ito pang huling mensahe ni David bago siya ay namatay. Ang huling habilin ni David para kay Solomon. Kay si David, gaya ng alam nyo, siya pang isang tanyak na sundalo. Malakas na sundalo siya. Tapos, gaya ng alam po natin, pinapatay niya si Goliath, yung mga mandirigma ng Palestiyo. Then siya po ay nagiging isang hari na pinakatakila sa buong kasaysayan ng Israel. Kahit ganun po siya, dumating na po yung araw ng kamatayan. Siya po ang isa sa mga matapat na yung Kristiyano, matapat na yung taong Diyos. Ngunit kahit ganun po siya, dumating na po yung araw ng kamatayan. Okay? Kaya gaya ng alam po natin, ang lahat ng tao ay mamamatay ng minsan. Pagkatapos doon, may pakuhukom. Siyempre po si Haring David, siya pa ay isang anak ng Diyos. Sa pangitan ng pag-unawa niya sa biyaya ng Diyos na darating, siya din po ay isang naligtas. Kaya po, saan si David ngayon? Nasa kaharian ng
ang Diyos. Kahapon din po, maraming tao namatay sa cross, maraming tao namatay sa mundong ito. Saan po sila ngayon? Yun pang malaking tanong. No? Kaya po, si Haring David, ayon sa yung huling mensahe niya, naunan po natin na siya po ay isa pang mabuting Kristiyano sa Bible. And then tapos, bago siya ay namatay, iniwan niya yung mensahe ito para sa kanyang anak. Yung iba naman po, gusto niyang ibigay ng mga material na bagay para sa anak niya bago sila ay umalis. Pero yung huling yung sa loob ng huling mensahe niya, walang anuman na sinasabi ni David tungkol sa mga ari-arian niya, mga ano-anumang bagay para kay Solomon, kunti para sa pananampalataya ni Solomon. Kaya ingatan mo ang bilin ng Panginoong mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang mga daan, ingatan ang kanyang mga tuntunin. Kasi ito pa ang pinaka-importante sa loob ng buhay natin. Ito pa ang pinaka-importante para kay Solomon. Kaya gusto niyang sabihin na ingatan mo ang bilin ng Panginoong mong Diyos. Lumatkat ka sa daan ng Panginoon. Ingatan ang kanyang lahat ng utos, lahat ng tuntunin. Pati bayain ng Panginoon ang kanyang salita upang paktibayan niya ang kanyang salita na kanyang sinabi tungkol sa akin na kung ang inyong mga anak ay mangingas sa kanilang lakad, lalakad sa harapan ko na may katapatan ng kanilang buong puso, kanilang buong kaluluwa. Ito pa ay pinaka-importante para sa lahat ng kaluluwa sa mundong ito. Kaya po si Haring David mismo ay nagiging mabuting halimbawa para sa lahat ng kaluluwa sa mga Israelita. Yan siya din po ay isa pang mabuting halimbawa para sa kanyang anak, si Solomon. Kaya po, yung huling habilin ni David kay Solomon, ito po ay isang mabuting halimbawa para sa ating lahat. Yung huling mensahe ng mga naligtas, then huling mensahe ng mga hindi ligtas, ay makaiba, no? Kaya mukhang silang pare-parehas, pero kung dumating na yung araw ng kamatayan, talagang totally iba na yung reaction nila, reaction ng mga ligtas and reaction ng mga hindi ligtas, no? Kaya isa sa mga mensahe ng mga tanyang ng Kristiyano, sabi niya, Jesus died for me, no? Isa sa tanyang ng Kristiyano doon sa Europe, sa England, Charles Spurgeon, siya pang isa pang tanyang na preacher sa grupo ng Puritan, si Jesus ay namatay para sa akin. Yung pang huling mensahe niya. Ito pang pinaka-importanteng bagay sa araw ng kamatayan. Kaya kung dumating na yung araw ng kamatayan, malalaman natin na kung ano ang kahalagan ng kanyang buhay. So kaya kung talagang magkaroon talagang magtatagumpay siya sa kanyang buhay o hindi, o kung ganon nabigo na siya sa kanyang buhay, itepende sa ating relasyon sa Diyos, no? Itepende sa ating relasyon sa Diyos. So isa pang yung tanyang na mensahe, huling mensahe ng tanyang na Kristiyano, John Wesley, ang pinakamabuting bagay sa atin ay God is with us, Emmanuel God. Ito pa ang pinakamabuting bagay sa kanyang buong buhay daw po, no? Kaya ito po ang mga sample ng mga huling mensahe ng mga tunay na ligtas
sa loob ng Panginoon. Meron pong ganitong kwento din po, ano? Meron pong isang tanyak na magnanakaw daw. Isang tanyak na magnanakaw, malapit na ang kamatayan niya. Kaya ito pang parang huling mensahe daw niya para sa kanyang asawa. Sabi niya sa kanyang asawa, "Honey, meron akong malaking kaloob para sa iyo. Bago ako ay namatay, gusto kong ibigay sa iyo." Ay, ganun ba? Kaya nagulat yung asawa ito. Ano po yun? Saan po yun? Saan po yun sa ilagay mo? Kaya sabi niya, oo, alam mo ba yung bahay ng isang pinakamayaman sa ating lugar? Alam niyo po ba? Oo, kilala ko din. Sa loob ng cabinet niya, nandun po yung isang malalaking ginto para sa iyo. Yun pa ang kaloob ko para sa iyo daw. Yung cabinet ng kapipahay ng mayaman. Yun ang huling mensahe niya. Sino po yung isang tanyak na magtanakaw? Kuya, ano po ang huling mensahe natin dapat ano bago tayo ay umalis sa mundong ito? No? Kaya kung ligtas na po tayo, iba na po tayo sa araw ng kamatayan. Kaya kung ligtas na po tayo, malalaman natin na tayo pa ay pinaka naswerte na ano po sa araw ng kamatayan. Ang buti, ligtas na ako. Yun pa ang mangyari. And tapos, gagantian tayo ng Diyos ayon sa ating ginagawa. Kung talagang matapat na po tayo sa ating Kristo ng pamumuhay, so pwede natin na sabi na matatagumpay na tayo sa ating buhay. Meron pong huling mensahe ng Panginoon Jesus. Ano pang huling mensahe ng Panginoon Jesus? Doon sa Mateo chapter 28. Mateo chapter 28. Verse 18. Lumapit si Jesus na sinabi sa kanila ang lahat ng autoridad sa langit sa ibaba ng lupa ibinibigay na sa akin, kaya sa paghayo ninyo gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautisman ninyo sila sa pangalan ng Ama at ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutusok ko sa iyo, at narito ako ay kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Pagkatapos siya po ay muling mabuhay, bago siya ay umakyat sa langit, iniwan niya yung huling mensahe niya. Yung mga iba naman po, iniwan nila yung huling mensahe nila bago sila ay namatay. Pero yung huling mensahe ni Jesus, iniwan niya sa atin pagkatapos siya ay namatay, kasi muli siyang mabuhay. Kaya yun pa ang pinakamagandang mensahe ng pinakamagandang huling mensahe na sa buong mundo. Nagtatagumpay siya sa kanyang buhay upang iligtas ang mga makasalanan. Siya po ay muling mabuhay, tapos sabi niya, narito ako ay kasama ninyong palagi. Kaya nandito po ang Panginoong Jesus ngayon sa atin pagtitipon. And tapos, ano pang huling mensahe niya? Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa iyo. Dalhin mo yung salita ko sa lahat ng bansa. Dalhin mo yung salita ko sa lahat ng bansa. Kaya dumating na po yung salita ng Diyos sa atin din po dito sa Pilipinas. And tapos
Ang buong mundo ngayon, dinala po natin yung mga banal na salita, ang magandang balita sa iba't ibang bansa ngayon. Kaya sa kahit sa loob ng Pilipinas, kahit sa ating lugar, meron pong maraming tao na hindi pa nakarinig ng salita ng Diyos. Tayo naman po ay naligtas ng nauna kay papano. Kaya kahit tayo pa ay mahirap ano-ano kahit sa anong sitwasyon, meron po tayong napakahalagang pangako ng Diyos. Darating po siya pa ulit upang kunin ang lahat ng mga ligtas. Kaya po, tandaan po natin yung huling mensahe ng Panginoon Jesus para sa atin. Kasi kung darating siya, harap tayong lahat sa Kanya. And then bawat natin, bawat Kristiyano ay humarap, haharap sa Kanya ng personal. Kaya sa pangitan ng huling mensahe ni Haring David na isang tanyag na sundalo ng Diyos, tandaan po natin yung huling mensahe ng ating takapaligtas para sa atin. Balikan po natin yung ano po, Unang Hari chapter 2. Unang Hari. Kaya yung mensahe ni huling mensahe ni David, anong sinabi dito? Ako'y patungo sa verse 2, ako'y patungo sa nasa daan ng buong lupa, magpalakas ka, magpalalaki ka. Magpakalalaki, magpakalalakas ka. Siyempre, ano po bilang tatay, no? Kasi si Haring Solomon sa panahon niyo medyo bata pa, no? Kaya meron pong maraming alalahanin. Kaya kung walang tulong ng Diyos, ano po, inisip ni David, malaking problema ito. Kaya magpakalakas ka, no? Magpakalalaki ka. Ingatan mo ang bilin ng Panginoon mong Diyos. Kaya pagiging isang hari sa isang bansa, hindi po ito madaling trabaho, no? Tayo po ay ano po? Tayo din po ay spiritually parang hari na. Mahalikang pakapari, no? Mahalikang pakapari. 'Yun po ang ating position, spiritual. Kung ligtas na po tayo, sino po tayo? Anak tayo ng Diyos. Kaya tayo din po ay parang sa harapan ng Diyos, gaya ni Solomon, tayo din po ay isang hari, spiritual. Ang Panginoon Jesus, siya po ang hari ng mga hari. Kaya ano pang nangyari kay Solomon bago siya ay nagiging hari? Meron pong mga hadlangan o mga pagsubok din po sa kanya. Chapter 1, Unang Hari chapter 1 verse 5. Samantala, nakmataas si Adonias na anak ni Haggit na nagsabi, ako'y magiging hari. Siya'y naghanda ng mga karuahe, mga nangabayo, 50 lalaking tatakpo sa unahan niya. Hindi siya kailanman pinagdamdam ng kanyang ama sa pagsasabing, bagi ka gumagawa ng ganyan, siya rin ay napakagandang lalaki, ay ipinanganak kasunod ni Absalom. Siya po ay makipag-usap kay Joab na anak ni Zeruiah, na kay Abiatar na pari, kanilang tinutulungan si Adonias. Ngunit si Sadok na pari, Benanya na anak ni Jehoyada, si Nathan na propeta, si Simai, si Ray, ang magigiting na mandrik ni David, ay hindi pumani kay Adonias. Ano daw po? Adonias. Mm.
Meron pong yung panganay ni Haring David ay patay na. Yung pangalawa din patay na po, pangatlo din patay na dahil sa mga iba't ibang rason. Yung pangapat naman, siya po ay Adonias. Kaya yung ayon sa yung pagkasuno sa mga natitirang anak na lalaki, si Adonias parang ano po, panganay na ngayon. Sa mata ng karaniwang tao, siya po ang ipanganay, kaya siya po ay magiging hari. Kaya niyang inisip nila ng ganon. Ayon sa plano ng Diyos, gaya ng sinabi ni David, si Solomon ay magiging hari ng Israel. Medyo matanda na daw si Haring Solomon, Haring David. Pero kahit alam nila na ito po yung pagiging si Solomon ay magiging hari na ayon sa plano ng Haring David, si Adonias gusto niyang naging hari na. Nagtaas si Adonias na anak na anak ni Haggit. Kaya ito po ay nangyari. Sa pandang huli, ano pang nangyari? Sa pamitan ng tulong ng Diyos, nalaman ni Haring David yung balak ni Adonias. Sa pamitan ng Haring David, si Solomon ay naging hari. Bagi po ito nangyari, ano pang lesson? Una, nandito po yung rason na nakmataas si Adonias, nakmataas ni Adonias. No? Sa ibang salita, sa madaling salita, naging palalo si Haring, si Adonias. Naging palalo, naging mayabang. Ang gusto niyang naging hari. Kahit alam niya na kung ano ang plano ng Diyos, kaya alam niya na kung ano ang sinabi ni Haring David, gusto niyang naging hari. Naging mayabang daw siya, sabi ng Biblia. Sino ang makapagbigay ng ganitong isip sa kanya? Si Satanas. Ito pang pinaka ano po, delikadong bagay sa ating Kristiyanong pamumuhay, si Adonias dapat sumuno siya sa kanyang ama, dapat sumuno siya sa kanyang decision at kalooban ng Diyos, pero sa halip gusto niyang nagiging hari sa bansang Israel. Kaya ito po ay imahe ng una, ito pa ang imahe ni Satanas, tama po ba? Gusto niyang naging kagaya ng Diyos, sinabi niya, no? Doon sa Isaiah chapter 14, Isaiah po. Isaiah chapter 14. Verse 12. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anang ng umaga? Sino po sila? Yung dating Lucifer, dating Satanas. Si Satanas dati, siya pang isang anghel na napakaganda. Lucifer, ang pangalan niya ay anang ng umaga. Gaano kaganda yung pangalan niya? Sobrang maganda na siya, kaya naging mayabang siya sa isang araw. Kaya po, paanong ikaw ay lumakpak sa lupa? Ikaw ay siyang nakpabaksak sa mga bansa. Sinabi mo, verse 13, sinabi mo sa inyong puso, ako'y aakyas sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, ako'y itatatak ang aking trono sa itaas, siya'y ako'y uupo sa buntok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Gaya ma ibinabaka sa suhor,
sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. Gusto niyang nagiging kakayahan ng Diyos ay ako'y aakyat daw sa langit, sa itas na mga between ng Diyos, doon daw siya uupo. Kaya pinalize ng Diyos si Satanas. Kaya ito po ang pasimula ng kasalanan. Kaya ano pa ang kalooban ng Diyos? Yung si Solomon ay magiging hari bansang Israel. Yung pang plano ng Diyos. Pero sa halip, siyempre, si Satanas ayaw niya yung plano ng Diyos. Kaya hinahanap niya isang tao, Adonias. Ang ganda daw yung itsura niya. Ang ganda. Ang ganda daw yung itsura niya. Kaya tinutukso ni Satanas si Adonias. Oh, ikaw. Ikaw ang panganay, di ba? Kaya ikaw, karapat-tapat sa pagiging Diyos, pagiging ano, hari ng Israel. Ay, tama. Ito pa ang nangyari. Kaya sa ating Kristiyan ng pamumuhay, meron pong tukso ni Satanas. Ano po? Kung tayo pa ay nagiging mayabang, ano daw po? Mabubural tayo. Mga Kaikan chapter 16 verse 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pagmamataas ay nauna sa kapahamakan, sa palalong diwa ay mauna sa pagkabuwar. Bakit maraming tao ay nahulog sa impyerno? Bakit maraming tao nahulog sa impyerno? Dahil sa kanilang kayabangan. Dahil sa kanilang kayabangan. Ay mo, alam ko na yan. Sige, ikaw na lang. Alam ko na, mabuti ako. Kahit ginagawa nilang napakaraming kasalanan sa kanilang buhay, mayabang pala pa rin sila. Kahit sinabi ng Bible na paulit-ulit, malapit na yung katapusan ng panahon, malapit na yung paghuhukom ng Diyos, ano po, mayabang pa rin sila. Kaya po, sa bandang huli, saan sila nahuhulog? Kasama ni Satanas, lahat sila nahulog sa impyerno. Kaya ito pang pinaka-kaaway natin para sa ating Kristiyano ng pamumuhay, para sa ating buhay, para sa lahat ng kaluluwa. Kaikan chapter 18, verse 12. Kaikan chapter 18, verse 12. Yung mga walang Bible, tulong-tulong na lang po sa tabi. Mga Kaikan, chapter 18, verse 12. Bago ang pakawasak ang puso ng tao ay palalo muna, ngunit nauna sa karangalan ang pagpapagumpaba. Pagpapagumpaba. Kaya sa mata ng Diyos, sa panahon ng Diyos, ano pang mahalaga sa atin? Ang pagpapagumpaba. Magpapagumpaba tayo. Yung pang pinakamahalaga sa ating buhay. Ang kapaluluan ng tao ay ang tao sa kanya ay magpapababa, ngunit magtatamo ng karangalan ang may magpapagumpabang diwa. Kaya dahil dito, nakmataas daw si Adonias. No? Yung dahil dito, nakamali siya. Gusto niyang nagiging hari. Kahit hindi po yon kalooban ng Diyos. Sa kabilang banda, kaano kahangar na bagay na ito. Kaya ngayon din po, sa pansamantala, parang mukhang dalawang hari sa bansang Israel, si Adonias at si Solomon. Pero sa bandang huli, isa lang naman na pinili ng Diyos. Sa mundong ito ngayon, meron pong dalawang hari. Sino po? Si Satanas. Gusto niyang naging hari ng mundong ito. Pero
pagkatapos ng ilang panahon, hahatulan ng Diyos. Kaya Ebanghelyo ni Juan chapter 16 verse 11 tungkol sa kahatulan sapagkat ang pinuno ng sanibutan ito hinatulan na. Hinatulan na. Ang pinuno ng sanibutan ito. Kaya nandito pa rin yung masamang espiritu si Satanas pero sa bandang huli dadalin ng Diyos doon sa walang hanggang kapahamakan, walang hanggang impyerno. And then, sa bandang huli, darating po ang Panginoon Jesus. Siya pang ating tunay na hari. Hari ng mga hari. Yun pang sinabi ng Bible doon sa Revelation chapter 19, verse 11. Nakita kong nabuksan ang langit, naroon na ang isang kabayong puti ang nakasakay doon, tinatawag na tapat ang totoo, ang katuwiran siyang humahator, makipagdingma. Kay verse 16, siya ay mayroon isang pangalan nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Eh, malapit na po ang kanyang pagdating. Kung darating siya, naging iba na po tayo lahat. Ngayon, mukhang karaniwang tao lang tayo. Pero kung dumating na ang Panginoong Diyos, naging iba na po tayo. Kaya ano pang dapat natin gawin ngayon? Si Adonias dapat sumunod kay David, dapat sumunod kay Solomon. Ngayon, tayo din po, dapat sumunod tayo sa ating tunay na hari, sa halin ng peking hari sa mundong ito. Ikalawang Timoteo, chapter 2. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 11. Tapat ang salita, ikalawang Timoteo chapter 2:11, tapat ang salita, kung tayo'y mamatay na kasama ni Jesus, kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo'y magtitiis, makahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakala siya, ikakaila rin niya tayo. Kung tayo'y hindi tapat, siya'y manatiling tapat. Sapaka hindi niya may pakakaila ang kanyang sarili. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama ng Panginoon Jesus. Kung hindi, ikakaila rin niya tayo. Nahihiya po tayo sa harapan niya. Kaya magtitiis tayo. Kung magtitiis tayo, mga Kristiyano ng pamumuhay, hindi kaya natin masabi na madali lang ito. Meron pong mga pagsubok, meron pong mga pagturusa bilang isang Kristiyano. Yun pa ang ginawa ng Panginoon Jesus para tayo pa ay naligtas. Tayo pa ay sumuno kay Panginoon Jesus, sa Panginoon Jesus. Yun pa ang Kristiyano ng pamumuhay. Siyempre kaya, yung Kristiyano ng pamumuhay, hindi po ito madaling bagay. Pero kung tayo'y magtitiis, ang maghahari tamang tayong kasama niya. Kaya malapit na po ang kanyang pagdating, kaya po palakasin natin yung ating sarili para sumunod tayo sa yung tunay na hari, ang Panginoon Jesus sa ating buhay. Kung balikan po natin, unang hari chapter 1, unang hari chapter 1 verse 6, meron pong konting komento para kay Adonias. Ano daw po, hindi siya kailanman pinagdamdam ng kanyang ama. Sino pa ang kanyang ama sa pagsasabing bakit ka gumawa ng ganyan? Bakit ka gumawa ng ganyan? No? Siya rin ay napakagandang lalaki ay pinanganakas no ni Absalom. Bakit ka gumawa ng ganyan? Anong ibig sabihin? Hindi niya sinasaway si Adonias kahit isang beses. Kaya kung ganon, kung ganito po yung treatment ng magulang para sa isang bata,
Ano, kung sinabi ng magulang sa kanyang anak, kahit makulit sila, ay, ang cute na ito, ang cute. Kung sinabi nila kang ganon lang, ano pong nangyari sa mga bata? Siya pa'y nagiging ano po? Ano daw? Siya pa'y nagiging ano? Ano? Siya pa'y nagiging ano? Pasaway. No? Pasaway po, pasaway. No? Ang cute na daw. Kahit makulit, ang cute. Kahit mangingay, ang cute. Yung pang ginawa niya kay Adonias. Ito pang sanhi ng kanyang kasalanan. Kaya sinabi ng Diyos dito sa verse 6, hindi siya kailanman pinakdamdam ng kanyang ama sa pagsasabing, bakit ka gumawa ng ganyan? No? Kaya yung mga Kristiyano din, kung ayaw nilang narinig yung mga instruction, pagkabay ng Diyos dito sa Bible, hindi kaya nilang lumago ng mabuti. Okay? Tama po ba? Dito sa Bible, maraming ano po, mga instruction. Hindi, tapos siya po isang napagagandang lalaki daw. Lalaki naman, napagaganda daw. No? Ang cute na ito talaga. No? Ang cute. No? Pero hindi sinabi ng Bible tungkol sa kanyang pananampalataya, tungkol sa kanyang espiritu. Walang sinabi tungkol sa kanyang kalagayan ng espiritual. Yung sinabi ng Bible na yung itsura lang niya na katawan na nasisira sa bandang huli. Kaya ano pang importante sa ating Kristiyanong pamumuhay? Yung gaya ng alam po natin, ang Panginoon, ang tao naman tumitingin sa panlabas na anyo, pero ang Panginoon hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Ang Panginoon tumitingin sa puso, puso natin, puso. Kaya unang Pedro chapter 1, puso. Unang Pedro chapter 1. Verse 17. Verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat siya'y Chapter 1:17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung inyong tinatawagan bilang ama ang humahator na walang pagtatanggi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo ng may tako sa panahon ng inyong panimbang bayan. Kung inyong tinatawagan bilang ama ang humahator na walang pagtatanggi ayon sa gawa ng bawat isa, walang pagtatanggi. Kaya sa mata ng iba, mukha tayong okay, pero sa mata ng Diyos, iba naman. Iba naman. Okay? Kaya sa mata ng ibang tao, si Adonias, mukha siyang mabuting tao, mukha siyang maganda. Pero sa pananaw ng Diyos, iba naman yung puso niya. Kaya po, tayo din po, dapat tayo pa yung magpapagumpaba sa harapan ng Diyos. Kailangan natin surin yung ating puso araw-araw ng mas maigi. Kung hindi, mabubuhar tayo ng madali. Okay? Yung pang lesson niya. Kaya bago si Solomon naging hari, ito pang nangyari sa bandang huli, sa katapusan ng panahon, yung peking hari si Satanas, hahatulan ng Diyos. Tapos yung tunay na hari ng mga hari ay uupo sa tunay na templo ng Diyos, doon sa Millennium Kingdom.
Darating na po yung Millennium Kingdom. Pagkatapos ng rapture, saan po tayo? Diretso sa langit? Hindi po. Meron pong isa pang pagkasunod. Ano po yun? Millennium Kingdom, dito po sa mundo. 1,000 years. Kasama ng Panginoong Diyos. Kaya walang komento para kay Adonias tungkol sa kanyang pananampalataya o kanyang espiritu na kalagayan dahil hindi niya tinanggap ng kahit anumang payo mula sa kanyang ama tungkol sa Diyos at tungkol sa kanyang espiritu na pamumuhay. Tayo naman po, hindi dapat tayo ay naging kagaya ni Adonias. Tapos chapter 2, unang hari chapter 2 kanina binabasa po natin hanggang verse 4 chapter 2 verse 5 Bukod dito, alam mo rin ang ginawa ni Joab na anak ni Zeruiah sa akin, ang ginawa niya sa dalawang pinuno ng hukbo ng Israel, kay Abuner na anak ni Ner, kay Amasa na anak ni Jeter na kanyang pinaslang nakpadanak ng dugo ng digmaan sa kapayapaan. Ang kanyang inilagay ng dugo ng digmaan sa kanyang centurion, na nasa kanyang baywang sa loob ng kanyang mga sandalias na nasa kamang kanyang mga paa. Kaya kumilos ka ayon sa inyong karunungan, huwag mong hayana ang kanyang uban sa ulo ay bumabang payapa sa suor. Meron pong mensahe ni David tungkol kay Joab. Si Solomon naman po, ito pang imay ng ating Panginoon Jesus na darating upang makahari sa mundong ito, lalong-lalo na sa Millennium Kingdom. Kaya pagkatapos siya po ay naging hari, meron pong paghuhukom para sa isang masamang tao. Sino po? Si Joab. Tapos, meron pong isa pa, verse 8, pero sa inyong sariling pag-aaralan po. And tapos verse 7, ngunit pagpakitaan mo ng kagandang loob ang mga anak ni Barzillai na Gileadita na maging kabilang sila sa kumakain sa inyong hapak sapagkat gayon sila naging tapat sa akin na ako'y tumakas kay Absalom na inyong kapatid na sa iyo rin si Shimei na anak ni Gera. Verse 7 naman po, meron pong isang mabuting halimbawa, Barzillai, anak ni Barzillai. Dahil mabuti ang ginawa ni Barzillai, kaya ibinigay nyo yung mga favor sa mga anak nila, yung pang huling mensahe ni David. Kaya kung darating na ang Panginoon Jesus, meron pong paghuhukom. Paghuhukom para sa hindi ligtas, paghuhukom para sa ligtas din po. No? Paghuhukom para sa hindi ligtas naman, ito pa ay ano pang purpose? Paghator. Para sa walang hanggang imperno. No? Pero yung paghuhukom para sa mga ligtas naman po, ano pang purpose? Para sa gantimpala. Kaya yung pang imay ng mga paghuhukom para sa mga ligtas, sino po si mensahe ni David tungkol kay Barzillai?
Kaya ano po ang ibig sabihin ng mensaheng ito? Ano pang kahulugan ng taong ito, si Joab? Si Joab ay nakasala ng maraming beses. Ayon sa mensahe ni David, ikalawang Samuel chapter 3. Ikalawang Samuel chapter 3. Verse 37. Kaya't naunawan ng buong bayan ng buong Israel ng araw na iyon na hindi kalooban ng hari na patayin si Abner na anak ni Ner. Verse 38, sinabi ng hari ng kanyang mga lingkod, hindi ba ninyo nalalaman na may isang pinuno at isang dakilang tao ang nabuwar sa araw na ito sa Israel? Verse 39, ako ngayon walang kapangyarihan kahit na hinirang ng hari ang mga lalaking ito na mga anak ni Zeruiah at napakarahas para sa akin. Gantihan nawa ng Panginoon ang gumagawa ng kasamaan ayon sa kanyang kasamaan. Kaya pinapatay ni Joab si Abner. Ano pang dahilan daw? Kasi sabi ng verse 3, gayon pinatay niya si Abner ni Joab ni Abisai na kanyang kapatid sapagkat pinapatay niya ang kanyang kapatid na si Asahel sa labanan sa Gibeon. Kaya dahil sa kanyang sariling purpose, kahit bawal po ito, pinapatay niya si Abner. Kaya sabi ni David, mahirap ito talaga, hard to control yung taong ito. Ako ngayon walang kapangyarihan kahit na hinirang na hari ang mga lalaking ito na mga anak ni Zeruiah. Sino po yung anak ni Zeruiah? Si Joab ay napakarahas para sa akin. Kaya sabi niya, gantihan nawa ng Diyos ang gumagawa ng kasamaan niya. Hard to control daw. Ito pang imay ng ating laman. Sinabi ng Bible, doon po sa Roma chapter 8 verse 7. Roma chapter 8. Roma chapter 8 verse 7. Roma chapter 8 verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Sa loob ng ating puso isip, kahit ligtas na po tayo, meron pong dalawang klase ng kaisipan. Tama po? Ano po 'yon? Una, kaisipan ng espiritu, tapos kaisipan ng laman. Kaya kung dapat tandaan po natin yung lahat, hindi lahat ng ating pag-iisip ay mabuti. Kung ito pa ay isip natin, inisip natin, kung ito pa ay idea ko, kung ito pa ay tama sa akin, sarili, okay na. Hindi. Kaya ano po ang kaibahan sa pagitan ng ligtas at hindi ligtas? Yung mga hindi ligtas, yung isip nila purong physical. Meron pong mga hangarin tungo sa katotohanan. Meron pong mga tao na nakahanan ng katotohanan, pero basically, purong physical. Kung ligtas na po tayo, meron pong dalawa na yung kaisipan. Kaisipan ng espiritu, kaisipan ng laman. Kasi ligtas na po tayo. Kaya nandito po yung Espiritu Santo. Kaya meron po tayong kaisipan ng espiritu. Pero hindi ito ibig sabihin na wala na yung kaisipan ng laman. Nandun pa rin yung kaisipan ng laman. Kaya dapat mangingat tayo sa ating pag-iisip.
Dapat mangingat tayo sa ating pag-iisip. Okay? Kaya yung pag-iisip, ngayon yung isip ko ay galing sa Diyos o galing sa laman? Kailangan natin suriin palagi alin sunod sa salita ng Diyos. Okay? Naintindihan po? Naintindihan po? Kaya akala natin yung lahat ng isip ay tama kasi ligtas na po tayo. Hindi po, hindi. Hindi sinabi ng Bible na ganito. Kaya dapat natin surin yung ating isip ng mas maigi sa pangitan ng salita ng Diyos. Kaya kaminsan, kung hindi nyo alam kung ano ang kalooban ng Diyos, kailangan pong yung counseling, kailangan pong yung fellowship, dahil meron pa rin tayong yung kaisipan ng laman. No? Naintindihan po? Kaya doon po sa sinabi ng Bible, ano po, yung kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Paminsan-minsan lang po. Hindi, yung kaisipan ng laman palagi pagkapuot sa laban sa Diyos. Sapaka hindi ito nabasakop sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Hindi nga maaari. Impossible. Impossible. Kaya yung tanong po, kailan nyo po bang paguhin yung kaisipan ng laban? Yung tanong po, kaya nyo po bang baguhin yung kaisipan ng laman o hindi? Kaya nyo po bang baguhin yung kaisipan ng inyong laman o hindi? Ha? Kaya nyo po bang baguhin yung kaisipan ng inyong laman o hindi? O hindi? Hindi. Dali. Yung pang sinabi ng Bible, yung kaisipan ng laman, ayaw nyo lang inamin. Ayaw nyo lang tanggapin yung salita ng Diyos. Hindi nga maaari. Maaari. Hindi nga maaari. Hanggang kailan po? Hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus, nandun pa rin yung laman palagi. Nandun pa rin yung laman palagi. Tama po? Naintindihan po? Kaya, sinabi ng Bible, baguhin na lang po yung laman, imposible. Yun ang trabaho ng Diyos sa ikalawang pagdating. Kung ganun, ano po? Verse 13, sapaka kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo'y mamamatay, spiritual. Ibig sabihin, yung Kristiyan ng pamumuhay ay mamamatay. Hindi ito ibig sabihin, babalik tayo sa imperno. Subalik kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang gawa ng laman, kayo'y mabubuhay. Gawa ng laman, pinapatay ninyo. Una, dapat ninyo malaman na yung laman natin ay masama. Tapos yung laman natin hindi nagbabago. Hindi kaya natin baguhin. Kaya yung laman natin dapat patayin. Paano po? Araw-araw sa pangitan ng salita ng Diyos, dapat lumaban tayo sa ating laman. Kaisipan ng laman, pagnanasa ng laman, hindi kaya itong baguhin. Hindi po ito nawawala hanggang sa kanyang pagdating. Okay, naintindihan po? Kaya si Joab, hindi siya sumuno kay ano po, David hanggang sa katapusan. Kahit hindi siya sumuno kay Solomon. Sa bandang huli, pinatpatay ng Diyos si Joab sa pangitan ng kamay ni Solomon. Yung mundong ito hindi nagbabago. Hahatulan ng Diyos. Yung mundong ito hindi magiging mabuti, nagiging mas masama lang. Kaya susunuin ng Diyos. Kaya wala po tayong pag-asa sa mundong ito, kahit sa ating laman, wala po tayong pag-asa. Kaya bagi po tayo naligtas, wala na iba, dahil si Jesus ay
namatay sa cross, tayo po ay naligtas. Hindi po tayo naligtas sa pangitan ng ating pagpabago. Kasi hindi po ito kayang baguhin. Kaya nang naunan po natin talaga kung gaano kasama yung ating laman, yung pang pasimula ng Kristiyanong pamumuhay, spiritual na pamumuhay. Kaya dapat lumaban tayo sa ating sariling laman, kasi yung pang ating kaaway na. Kaaway. Dahil dito, ang ating Panginoon ay namatay sa cross. Kaya ito pa ang ating kaaway. Kaya po, hard to control daw, sabi ni David. Hindi kaya niyang kontrolin, impossible. Kaya pinapatay ni ng Diyos sa pangitan ni Solomon, yun nang solution. No? Kaya sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus, yung mga ating laman na minamahal nyo dati ng grabe, papatay ng Diyos. Ibig sabihin, tatanggalin ng Diyos. Dadamitan tayo ng Diyos ng bago. Kaya po, yung pang-imay ng ating laman, sinabi ng Bible, dapat hindi po tayo sumunod sa laman, pagnanasa ng laman. Dapat tanggihan po natin palagi yung kaisipan ng laman, ang pagnanasa ng laman kay papano. Galatians chapter 5. Verse 16. Subalit, sinasabi ko, lumatkat kayo ayon sa Espiritu, huwag ninyong bigyan kasiyahan ang mga paknanasa ng laman. Yung katawan natin, datat i-controlin. Yung katawan natin dapat i-control. Kung hindi, naging tamat lang sa harapan ng Diyos, naging mayabang lang. Ano pa ang ibig sabihin ng maging mayabang? Ay, kahit walang Diyos, okay. Kahit hindi ako tuloy, okay. Ay, next time na lang. Yung mga mo ministry, mo paklilingkod sa Panginoon, lahat. Next time na lang. Kaya kung gano'n, ano pang nangyari, nagiging spiritual, tamat. Hindi po ito ibig sabihin mo, hindi sila magtrabaho. Kahit magtrabaho sila, sa pananaw ng Diyos, maaari silang naging tamat, spiritual, dahil sa kanilang palalong diwa. No? Kaya kanyang-kanyang sariling decision, kanyang-kanyang sariling pamumuhay, yung po ang katangian ng mga palalong diwa. Yung po ang katangian ng mga kaisipan ng laman. Kaya pamuwa ni Joab. Kaya sa bandang huli, inalis ng Diyos. Sa bandang huli, ang kanyang pagtating, tatanggalin ng Diyos ang yung ating laman. Dadamitan tayo ng Diyos yung panibagong katawan. Okay. Kaya po, dapat tayo din pa ay lumanlakat ayon sa Espiritu Santo, hindi ayon sa ating laman. Lumatkat kayo ayon sa Espiritu. Huwag ninyong bigyan kasiyahan ang paknanasa ng laman, kahit pansamantala. Kahit pansamantala. Kay Roma chapter 6 verse 12.
Roma chapter 6 verse 12. Kaya huwag ninyong pahariin ang kasalanan sa inyong katawan may kamatayan upang masunod ang mga pangnanasan ito. Huwag din ninyong ihandok ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Kunti, ihandok ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tula sa mga buhay mula sa mga patay, ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Huwag ninyong pakariin ang kasalanan sa inyong katawan na may katawang may kamatayan upang masunod ang mga pangnanasan ito. Kaya sino po ang makahari sa ating buhay? Sino pang makahari sa ating buhay? Ginugugol natin yung maraming oras para sa ano? Kailangan yung trabaho, kailangan yung aral, pero kailangan natin hati-hatiin yung oras na po para sa mas importanteng purpose, no? Yung para sa ating Panginoon, para sa ating tunay na hari. Ano pa ang makahari sa ating buhay? Ginugugulbahan ninyo yung maraming oras para sa smartphone, sa TV? Kahit busy-busy daw tayo, pero maraming oras pa ginugugol natin sa walang kabuluan na bagay. Kaya kung ganun, ano pa ang makahari talaga sa ating buhay? Kaya para sa Kristiyanong pamumuhay, konting oras lang, palinggo lang. Pero para sa mga iba't ibang bagay, kaya po, ano ang talagang makahari sa ating buhay? Sino pang tunay na hari sa ating buhay? No? Sino pang tunay na ating amo? No? Dito, huwag ninyong pakariin ang kasalanan sa inyong katawan may kamatayan upang masunod ang pangnanasan nito. Huwag din ninyong ihandok ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Kunti ihandok ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tula sa mga buhay mula sa mga patay. Kabilang ligtas, naunan po natin kung ano ang katotohanan. Kaya alam po natin kung ano ang tamang pamumuhay. Kaya ihandok natin yung ating sarili sa Diyos, no? Tula sa mga buhay mula sa mga patay. Dati spiritually patay na po tayo, pero dahil sa kasalanan ligtas na po tayo ng lubos kamangha-mangha. Ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Yung katawan natin, no? Ano pang purpose ng ating trabaho ngayon, aral? Ito po ang ano po, sideline para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya busy-busy po tayo sa mga bagay-bagay. Tandaan po natin kung ano ang tunay na purpose. Sino ang tunay na may tunay na hari sa mundong ito? Sino ang tunay na hari sa ating buhay? Kaya gamitin natin yung lahat ng oras para sa kanyang kalooban. Hatiin natin yung lahat mga oras para magampanan ang kanyang mission, no? Kaya huwag ninyong hariin, pakariin ang kasalanan sa inyong katawan may kamatayan. Dapat ang Panginoon mismo makahari sa ating buhay, ating isip, ating puso. Okay. Kaya po, yun pang nangyari kay Joan. Kaya yun pang nagiging kahulugan ng huling mensahe ni David. Pero, balikan po natin yung, ano po, chapter 2, unang hari, chapter 2. Barasilay naman po, sinabi dito, ngunit pagpakitaan mo ng kagandang loob ang mga anak ni Barasilay na Giladita, maging kabilang sila sa kumakain sa inyong hapak. Sapagkat gayon sila naging tapa sa akin nang ako'y tumakas kay Absalom na inyong kapatid.
Yung pang nangyari doon po sa ikalawang Samuel, chapter 19, verse 31, si Barzillai na Galyadeta ay lumusong mula sa Rogelim. Siya ay tumawid sa Jordan na kasama ng hari upang ihati siya sa kabila ng Jordan. Tapos, basta tinutulungan niya si Haring David. Kaya gaya nito, yung mga tumulong sa mga ministry ng Diyos, yung mga tumulong sa Panginoon. Paano tayo tumulong sa Panginoon? Kung tumulong tayo sa katawan ni Kristo, kaya natin tumulong sa Panginoon Jesus ng direkta, no? Kunwari, kung ang Panginoon Jesus ay bumisita sa church natin, sa pagtating linggo, darating daw yung Panginoon Jesus. Anong gagawin nyo? Mula sa ngayon, kung alam nyo na ngayon, darating daw ang Panginoon Jesus ngayon sa ating church. Siya pa ang speaker daw. Anong gagawin nyo kung ganun? Iba na yung kilos natin, ano? Iba na talaga, no? Palaging nandito po ang Panginoon Jesus bilang Espiritu. Dapat iba na tayo sa ating kilos, sa ating buhay, kung ligtas na po tayo. Sino po si Jesus? Siya po ay ipinako sa cross ng miserable dahil sa ating mga kasalanan. Yung nagawa natin naman, purong kasalanan nang hanggang ngayon. Kaya dahil sa dugo niya, ligtas na po tayo, hindi dahil sa ating kahit konting kabutihan. Dapat ano po, kaya si Barzillai, siya po ay kahit sa panahon yon si Haring David ay nasa mahirap na sitwasyon. Mukhang kahit hari na siya, yung sitwasyon niya hindi maganda. Kahit ganun, talagang tumutulong siya sa Haring David mula sa puso niya, mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Yung pang tunay na pananampalataya, no? Kaysa mahirap na sitwasyon. Kung gandang-ganda na yung sitwasyon, kaya tuloy-tuloy ako sa Kristo ng pamumuhay, yun din okay. Pero kahit mahirap na yung sitwasyon ko, tuloy-tuloy ko ako sa paklilingkod ko sa Panginoon, yung pang mas mahalaga, siyempre, yung pang mas mahalaga sa pananaw ng Diyos. Yung pang ginawa ni Barzillai, yung pang ano po, kaya dito sa kasaysayan ng church, meron pong talagang mahirap na panahon dahil sa pag-uusing ng Roma, pag-uusing ng mga Catholic, 17th century, 16th century, ang hirap yung pamumuhay ng Kristiyano. Grabe ang pag-uusik. Pero kanitong sitwasyon, tuloy-tuloy po sila. Malaki po ang gantimpala nila. Malaki po ang gantimpala nila. Darating po yung hari ng hari, yung ating hari. Ang lapit na po ang kanyang pagdating, no? Yung lahat ng mga sinabi niya ay natupad na. Tapos, unang hari, chapter 3, yung mga ginawa ni Solomon para sa kanila, nandun po sa chapter 2. Binabasa nyo sa inyong sarili. Chapter 2, sa inyong bahay, mga ganun po. Chapter 3, verse 1, si Solomon ay nakaroon ng pakikipagkaibigan kay Faraon na hari ng Ehipto sa pangitan ng pag-asawa niya sa anak na babae ng ni Faraon. And verse 2, verse 3, minahal ni Solomon na ang Panginoon at lumakad sa mga tuntunin ni David na kanyang ama. Kaya lang siya ay nakalay ay nagsunok ng insenso sa matataas na dako at hari ay naparoon sa Gibeon upang makalay doon sapagkat yon ang pinakamataas na dako. Si Solomon naghandok sa dambanang yon ng 1,000 handok na sinusunok.
Sa Gibeon ay napakita ang Panginoon kay Solomon na panaginip sa gabi. Sinabi ng Diyos, hiningin mo kung ano ang ibinigay ko sa iyo. Sinabi ni Solomon na ikaw ay magpakita sa ng dakila tapat na pag-ibig sa inyong lingkod na si David na aking ama sapagka siya ay lumakas sa harapan mo sa katapatan, sa katarungan. Verse 7, ngayon o Panginoon kong Diyos, inyong ginagawang hari ang inyong lingkod na kahalili ni David na aking ama, bagaman ako'y isang musmus lamang. Hindi ko malaman ang paglabas, ang pagpasok. Ang inyong lingkod ay nasa gina ng inyong bayan, ng inyong pinili, isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Bigyan mo ang inyong lingkod ng isang mapakunawang isipan upang pamahalaan ang inyong bayan, upang aking makilala ang mga mabuti, ang masama, sapagkat sino ang pamahala dito sa inyong malaking bayan. Kaya po, si Solomon, pagdating kay Solomon, ano po? Kung sinabi ng iba na, Solomon, anong konsepto pumasok sa ating isip? Anong klase ng konsepto? Si Solomon ay matalino. Matatalino siya, si Solomon. Siya pang isang matatalinong tao. Tama po ba? Si Solomon. Kaya paano niya nakuha yung ganitong karunungan mula sa Diyos? Kaya yung karunungan, ito po ay pinaka-importanteng bagay para sa ating buhay. Akala nyo, kung meron kang malaking halaga ng pera, yun pang importante sa ating buhay. Pero meron pong mas mauna sa ating kresyon ng pamumuhay. Siyempre, pananampalataya, tapos karunungan. Ano pa ang karunungan? Yung kaalaman, karunungan, meron pong kaibahan? Ano pa ang kaibahan po doon? Yung karunungan naman, wala pong yung whiteboard marker. Photo marker po, wala po. Photo marker, wala po dito. Dati, wala pa po dito. Yung karunungan naman, ano po? Meron po tayong kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Pero, kung kaalaman ng ito ay hindi sapat, paano ito isa buhay? Paano ito isa buhay? Sa English naman, application. No? Application. Kaalam po natin na manatili kayo sa puno ng ubas. Manatili kayo sa pagtitipon. Paano ito isa buhay? Knowledge. Ano? Application. Kaya ito po ay nagiging wisdom. Kaya ibig sabihin, application, ibig sabihin, pagsunod. Paksa sa buhay. Paano ito sundin sa ating buhay, yung knowledge galing sa Bible, no? Ito po ang katotohanan sa wisdom, application sa ating buhay. Kaya knowledge saka yung ating buhay, may gap. May gap po sila. May gap. Sinabi ng Bible na ganito, pero paano ito? Yung pang nangyari. Ano pang kulang doon? Yung wisdom.
Okay? Manatili kayo sa puno ng ubas. Oh, pero meron akong problema na ngayon. Paano ito? Isa buhay. Yung pang-wisdom. Pang-wisdom. Kaya knowledge and wisdom, lahat importante. Saan galing? Ito galing sa Diyos. Sa pamamagitan ng fellowship, sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan ng counseling, bibigyan tayo ng Diyos yung wisdom para sundin natin ang kanyang kalooban, kanyang salita. Okay? Sa loob ng fellowship, meron pong payo ng Diyos. Mga Kaikan chapter 18. Verse 1. Ang namumuhay ng mag-isa ay nagpapasasa, ang hinahamak ang lahan ng mabuting pasya. Sa ibang version, mabuting payo. No? Ang mamumuhay ng mag-isa, anong ibig sabihin? Mag-isa. Pagkatapos tayo pa ay naligtas, dapat sama-sama tayo sa magkasama ng mga kapatiran sa loob ng fellowship. Pero ayaw nilang sumama, ayaw nilang sumali sa mga fellowship. Kung ganun po, magkaroon tayo ng problema sa ating Kristo ng pamumuhay. Kaya kung meron po tayong mga decision, kung meron po tayong importanteng bagay, natapos araw-araw, dapat tayo pa ay manatili sa fellowship. No? Fellowship, anong ibig sabihin? May usapan, may conversation ayon sa salita ng Diyos para ano po? Para isabuhay yung salita ng Diyos sa ating tunay na Kristiyanong pamumuhay. Kayong pang wisdom, paano natin kunin yung mga wisdom? Sa pangitan ng prayer, sa pangitan ng fellowship, sa pangitan ng counseling, kung medyo komplikadong problema, kung medyo importanteng bagay na ito, kailangan counseling pa. Kaya, si Solomon, siya pa'y nagpapagumpa ba? And minamahal niya ang Panginoon, yung pang naging motibo, para ano po, gusto niyang nagiging mabuting hari talaga para sa Panginoon. Tayo din po ay mahalikang pagkapari. Yung position natin ay hari na. Yung kaligtasan ng maraming kaluluwa ay depende sa atin. Yung kaligtasan ng mga kaluluwa sa lugar dito ay depende sa inyo. Naintindihan po? Okay. Kasi kayo po ay naunang ligtas. Kaya spiritually, napakataas po yung ating sitwasyon. Pero paano ito kayain? Paano ito kayain? Paano ito tuparin? Imposible na sa ating sarili na, kung sa ating sarili lang. Kaya dapat tayo pa ay magpagumpa ba? Dapat tayo pa ay lumalapis sa pagtitipon? Dapat tayo pa ay humihi ng payo sa Diyos palagi? Si Solomon, siya pa'y naging hari na. Hari naman siya, yung position niya ay matatak na, no? Tama po ba? Pero, hindi lamang siya naging hari lang sa pananaw ng tao, kundi gusto niyang naging talagang tunay na hari sa harapan ng Diyos. Ito din po ay dapat ang mangyari sa atin. Ligtas na po tayo. Kung ganun tapos na, hindi. Kung ligtas na po tayo, ito pa ipasimula ng bagong pamumuhay. Gusto kong mabuhay talaga, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit papano. Gusto kong sukulian ang kanyang biyaya talaga. Pero hindi ko kaya ito. Panginoon, tulungan mo ako. Sabi ng Panginoon, muna manatili kayo sa pagtitipon. Kaya kahit papano, dahil nauna po natin yung pag-ibig ng Diyos, kaya minamahal po natin ang Panginoon. Kaya, yung mga ligtas, gustong-gusto nilang mabuhay
para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya yung tanong, ano po, minamahal mo ba ang Panginoon? Yung tanong po, minamahal mo ba ang Panginoon? Minamahal mo ba ang Panginoon? Ebanghelyo ni Juan chapter 19. Ebanghelyo ni Juan chapter 22. At 21 verse 15, pagkatapos nilang makapag-almusar, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako nang higi kay sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus ang kanyang, sa kanya, pagkainin mo ang aking mga kurutero. Si Simon ay nakasala ng malaki dahil tinanggihan nila si Jesus sa harapan ng ibang tao. Pero dumating ang Panginoon Jesus upang siya pa'y nabangon. Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako nang higi kayo sa mga ito? Yung pang katanungan din po ng Diyos para sa patungo sa atin. Kaya dapat ito pa'y katanungan patungo sa atin araw-araw. Minamahal mo ba ako? Minamahal ba ko ang Panginoong Jesus nang higi kayo sa lahat o hindi? Minamahal ko ba ang Panginoon Jesus? Higi kayo sa lahat o hindi? Ayun pang nagiging ano po, motibo para sa ating Kristiyan ng pamumuhay, no? Wala na ibang motibo. Kaya sinasaway ng Panginoon Jesus sa mga taga Epeso Church, iniwan mo ang unang pag-ibig. Unang pag-ibig. Nang naunan po natin ang Ebanghelyo, naunan po din natin kung gaano katakila yung pag-ibig ng Diyos tungo sa atin. Yun pang nagiging motibo para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Ngayon gusto kong mabuhay para sa Panginoon. Pero kailangan yung wisdom. Kaya manatili kayo sa puno ng ubas. Nandun po yung ano po, pagkabay ng Diyos. Sa loob ng fellowship, sa loob ng ano po, iglesia, nandun po yung pagkabay ng Diyos. Dapat magtitiwala tayo sa kanyang pagkabay sa loob ng iglesia. Kaya sa bandang huli, nakuha niya yung hindi pangkaraniwang karunungan. Pero sa bandang huli, siya po ay mabuwar dahil sa kasalanan. Ano po? Unang Hari chapter 3 verse 1, sabi dito, si Solomon ay nakaroon ng pakipagkaibigan kay Faraon na hari sa Ehipto sa pamamagitan ng pag-asawa niya sa anak ng babae ni Faraon. Kinuha niya yung anak ng hari sa Ehipto para sa kanyang asawa. Maraming mga ano po, babaeng banyaga na kinuha niya sa bandang huli. Unang Hari chapter 11 naman, si Haring Solomon ay umibig sa maraming babaeng banyaga. Dalhin sa iba't ibang bansa na sumasamba sa mga iba't ibang diyos-diyosan. Kaya sa bandang huli, kanyang tapan na puso ay nagbago. Yung
kanyang puso ay hindi maging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos. Kaya sa pasimula naman, mukhang itong hindi kasalanan, pero bawal naman ito, no? Dahil sa mga politikong purpose, kinuha niya yung babaeng ito, pero bawal naman sa Bible. Kaya dahil sa yung kasalanan ito, unti-unti nagbabago ang puso ni Solomon. Sa bandang huli na buwar na. Kahit napakatalino siya, kung meron po siyang kasalanan sa kanyang buhay, sa bandang huli yung karunungan ay nawawala. Kaya kahit mali na kasalanan, dapat meron po tayong takot sa kasalanan. Kahit mga malilit na kasalanan, delikado po ito, delikado. Kayong pakikilaban sa kasalanan, ito po, takot sa Panginoon, takot sa kanyang salita. Ito po ay pasimula ng karunungan. Kay Hebrews chapter 12 verse 4, sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagtanak ng inyong dugo. Hebrews chapter 12 verse 4, sa inyong pakikilaban sa kasalanan, kumusta po inyong pakilaban sa kautusan? Sabi ng Biblia, pinapatay ninyo ang gawa ng laman. No? Kahit mali na kasalanan. Kaya kahit napakatalinong hari na ito, siya pa'y nabuwar ng lubos dahil sa ano po? Dahil sa mo higanteng tao, higanteng sundalo, dahil sa mo malaking kaaway na mabansa, nakaaway? Hindi. Dahil sa maliliit na kasalanan. Ngayon din, maraming tao nahulog sa impero, no? Hindi dahil sa malaking kasalanan lang, kundi dahil sa maliliit na kasalanan. Dapat natin ingatan ito. Dapat natin malaman ito. Okay? Yung kasalanan, kahit maliit, kung hayaan natin, umuunad. Kaya po si Haring Solomon, siya po ang imay ng ating Panginoon Jesus na darating para sa Millennium Kingdom. Kaya po, malapit na po ang kanyang pagdating, no? Kaya, para tayo pa ay naging hari ng Diyos, dapat sambahay natin yung ating tunay na hari na darating sa halim ng peking hari sa mundong ito, no? Dapat tayo sumuno sa Espiritu Santo sa gina ng ating buhay sa halip ng pagnanasa ng laman. Yung ating kaisipan ng laman ay hindi nagbabago. Kailangan natin tanggihan yung ating kaisipan ng laman, yung gawa ng laman, para tayo pa ay talagang magiging tunay na hari kasama ng Diyos. Okay, hanggang dito po tayo. Manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Ngayon na raw, naunan po namin na kung ano ang ibig sabihin ng pamumuhay ni Solomon para sa atin, kayo po ay ating tunay na hari na darating, kaya hindi kagaya ni Adonias, dapat sana tayo pa ay nagiging tapat na takasunod, takasunod para sa inyong kaluwahatian. Meron pong maraming mga kaluluwa na hindi pa naligtas, kaya pakitulungan niyo po kami upang ibagin ang inyong ebanghelyo ng mas mabuti hanggang sa inyong ikalawang pagdating. Maraming salamat po sa Panginoon sa inyong lahat ng biyaya. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Okay, nandito po tayo.